pangalan ko naman. Siguro sa para sa ating mga sa puntong ito, nais po naming ipakilala ang mga piling TESDA graduates na nakibaka sa buhay at napagtagumpayan ng mga balakid upang magkaroon ng masayang pagbabago sa kanilang buhay, sa buhay ng kanilang pamilya at sa kanilang pamayanan. Sila ay sina Meryl Lorvin Santos, Renji Arcilia at Christina Reyes. Ako po si Meryl Lorvin Santos. Totoo po, noong una, aaminin ko na second rate lamang ang tingin ko sa mga TECVO courses dito po sa ating bansa. Ngunit dahil po sa gabay ng ating Panginoon at sa mga inisyatiba ng ating TESDA man, Secretary Joel Villanueva, kumuha po ako ng mga TECVO courses tulad ng Visual Graphic Design at Computer Hardware Servicing. Simula po noon, nagbago ang aking pananaw. At napalitan ito ng tiwala na tunay ngang may dignidad at pag-asenso sa TECVO na trabaho. Palakpakan po natin si Secretary Joel Villanueva. Ngayon po, sa murang edad pa lamang, ako po'y kumikita na ng malaki bilang visual graphic artist at isa na sa mga aktibong nagsusulong ng dekalidad na edukasyon upang mas marami pa pong buhay ang sumaya. Kaya naman po, buo po ang aking loob na suportahan ang tunay na may puso para sa mamamayang Pilipino, ang ating Secretary Joel Villanueva. At pinakahuli po, nagpapasalamat po ako sa ating Pangulong Noy Aquino at sa ating Secretary Joel Villanueva sa mga magagandang oportunidad na ibinigay niyo po sa bawat Pilipino. Dahil doon po, nagkaroon po kami ng magagandang trabaho. At higit po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon, sa kanyang kadakilaan, katapatan at pagmamahal sa bawat isa. Thank you po and God bless us all. Magandang buhay, Cuneta Astrodome. Ako si Renji A. Arcilia, proud na tatak TESDA. Tama po, noong una, sa mura kong edad ay natuto kong magbanat ng buto para kumita, makapag-aral dahil sa sobrang hirap ng buhay at sa laki ng aking pamilya. Taong 2011 nang kumuha ako ng kursong pipe fitting, matapos na makamit ang aking lisensyang National Certificate Level 2, naging isang licensed trainer and assessor ng TESDA. Naging assessment center manager at ngayon ay kinikilala bilang isang TESDA ambassador na nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa mga kapwa ko naghahangad na gumanda at sumaya ang buhay. Totoo pong sa TESDA may choice ka. Dahil sa TESDA ngayon, may sarili na akong foundation, ang Leaders Educational Assistance Foundation, na naglalayong bigyan ng pagkakataong makapag-aral at suportahan ang mga kabataan sa aking pinanggalingang paaralan doon sa lalawigan ng Batangas. Kaya po, sa aking mga kapwa scholars na narito sa Bulwagan, samahan niyo po akong suportahan. Itinataya ko po ang aking pangalan, reputasyon at dignidad sa taong may kakayanan, sa leader na magsusulong ng tunay na reforma para mapataas ang antas ng TECVO sa ating bansa, ang ating TESDA man, Secretary Joel Villanueva. Sa punto pong ito'y nais kong personal na pasalamatan ang pamunuan ng TESDA and of course sa taong nagbigay ng reforma kung bakit ngayon kinikilala ang TESDA, hindi lamang sa ating bansa maging sa international industries.
Ang atin pong kaibigan, ang aking TESDA idol, ang aking idol sa TESDA, Secretary Joel Villanueva. And of course, mga kaibigan, ang tao po na bibihira ko pong makita ng personal, nakaka-starstruck talagang makita, ang mahal nating ama ng Republika ng Pilipinas, His Excellency President Noynoy Aquino. Muli sa ating lahat, mga TESDA scholars, magandang umaga, magandang hapon po at mabuhay po ang bawat TESDA man graduate. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay si Cristina Reyes. Isa po ako sa mga nabanggit ng ating Pangulong Pinoy sa kanyang SONA. Ako po ang dating OFW na hindi man pinalad. Pag-uwi ko sa Pilipinas, napakahirap maganap ng trabaho. Nag-enroll ako sa TESDA ng massage therapy. At isa po ako sa mga beneficiary ng ating training trabaho program. Nag-enroll po ako doon ng Hilot Massage Wellness. Doon po ang naging umpisa na magkaroon po ako ng napakaraming kliyente. Nakaipon po ako at sa madaling panahon, nakapag-put up po ako ng The Massage Habitat Spa at 4 na branches sa Pangasinan. Palakpak naman po! Ang isang dating Cristina Reyes na umuwi ng walang pangarap at kawawang kawawa ay ngayon naging instrumento para makapagbigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Ako po ay isang TESDA trainer ngayon for healthcare sector and tourism sector, trainers methodology 1. Ako po ang inyong TESDA National Idol winner ng self-employed category 2014. Isa na rin po akong TESDA idol ng Career Guidance Advocacy Program. Sa napakaraming programa ng ating Secretary Joel Villanueva at sa tulong ng ating mahal na Pangulo, ako po na nandito sa harapan ngayon ay nagsasabing mahal na Pangulo, sa akin pa lang ang pondo ng Training for Work Scholarship, sa akin pa lang bawing-bawi na po. Nagkaroon po ako ng mahigit 30 katao na kasama ko sa massage therapy at halos araw-araw umuwi silang nakangiti dahil maganda ang tip sa pagmamassage. Pag kayo po ay nagawi sa Pangasinan, sa loob mismo ng ating capital, nandun po ang The Massage Habitat Spa. Ayan. Ako po ay muling nagpapasalamat at nakikiusap po ako sa ating mahal na Pangulo. Tulungan niyo po kaming ikampanya ang aming competent leader, ang aking idol, Secretary Joel Villanueva, sa mataas na posisyon ng gobyerno. Mabuhay ang ating Secretary Joel Villanueva! Mabuhay ang ating Pangulong Pinoy! At mabuhay ang mga TESDA scholars! Maraming salamat po! Maraming salamat sa ating mga successful na TESDA scholar. Ang inyong ipinakita ay nagsisilbing inspirasyon sa mga TESDA scholars na naririto ngayon. At ngayon, ikinagagalak po naming iparinig sa inyo ang mensahe ng aming ginagalang at ipinagmamalaking Director General ng TESDA. Walang iba kundi si Secretary Emmanuel Joel Villanueva. Marami pong salamat.
Salamat po. Salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Marami pong salamat. His Excellency, our inspirational leader, Pangulong Noynoy Aquino, sa ating pong isa sa pinakamatalik na kaibigan sa Senado, Senator Bam Aquino, sa mga secretaries po na kasama natin sa gabinete ng Pangulong Aquino, si Secretary Linda Baldos ng Department of Labor, Secretary Armin Luistro ng DepEd, Secretary Sunny Coloma, Secretary Mario Montejo, sa ating pong ULAP President, Governor Boy Umali, sa ating pong Mayor ng Pasay, Mayor Calixto, Antonio Calixto, Congresswoman Emmy Calixto, sa aking pong pamilya na naririto, kay Brother Eddie, Sister Dory, aking dalawang kapatid, Johnny at Jovi, sa aking nag-iisang may bahay at pinakamamahal na asawa, Gladys, sa lahat po ng miyembro ng Kamara de Representantes, napakadami po, hindi ko na ho babanggitin isa-isa, sa ating pong regional governor ng ARM, ang matalik na kaibigan nating Mujib Hataman, sa mga governors po na narito, nakita po kasi si Governor Hernandez ng Laguna, sa mga city mayors na narito, sa lahat po ng mga TESDA idols natin, ang mga nagsalita na ho kanina, ang ating pong kaibigan, Sir Romy and Ma'am Margie Mercado, sa aking TESDA family, sa lahat po ng kaibigan natin sa media na naririto, kung may nakalimutan po ako, pagpasensyahan niyo po sa inyo pong lahat. Isa hong mapagpala at makasaysayang hapon sa ating lahat. Magsisimula po ako sa isang flashback, 20 taon nakararaan dito mismo sa Cuneta Astrodome. Kasama ko po kasi at nakita ang mga kasamahan sa UST Tigers. Pwede ho bang tumayo lang kayo at palakpakan lang po natin ang mga taga-UST? Dito po sa bulwagang ito, 20 years ago, at alam ko natatandaan ni Sec Armin, ang Game 3 ng UAAP Championship between DLSU and UST. 6 seconds po noon, lamang ang DLSU. Dito po, nag-free throw si Bal David. At na-shoot po niya yung 2 free throws. Nagulat ho kami, hindi tumime out ang Lasal. Bigla hong napunta kagad sa dulo ang bola. Tumira ho si Elmer Lago, ang pinakamagaling na player ng Lasal. Hindi ho pumasok ang unang tira. Ikalawang tira, hindi na naman po pumasok. Sa ikatlong pagkakataon, nakuha na naman po nila ang bola at tumira po. Nashoot na po ang bola, ngunit wala ng oras, nag-champion ang UST. Ibinigay po ang trophy sa UST. Pinagpasapasahan hanggang makuha ng pinakamaliit na miyembro ng UST Tigers. Itinaas po niya ito at iwinagayway. Inikot sa buong Cuneta Astrodome. Hindi po inakala ng dating basketball player na ito na pagkatapos ng 2 dekada, babalik po siya sa loob ng Cuneta Astrodome na ito, this time para itaas at iwagayway ang tropeyo ng tagumpay ng TechVox Sector. Walang iba kundi ang ating mga rockstars ngayong hapong ito. Kayo po yun, mga TESDA Scholars. Dati po, hindi pinapansin at may stigma ang TechVox Sector. Pero ngayon, tignan po ninyo ang ating tagumpay. Sinasalamin po ng mga masasayang pagbabago sa buhay ng mga TESDA graduates. Noon po, pangarap lang ni Ray Caceres, Tubong Negros Oriental, ang makapag-abroad. Kumuha po siya ng Automotive Servicing NC2. Nag-apply sa abroad at natanggap naman po. Ngayon, Truck Mechanic servicing po siya sa Automotive Holdings Group sa Perth, Australia. At pasensya na po, Boss Mr. President, talaga pong mas malaki po ang sweldo niya sa inyo.
Marami po akong listahan dito, Mr. President, na mas malaki po ang sweldo sa inyo at hindi kinakailangang maging kontrobersyal at hindi po binabash. Noon po, tumanggap din ng mga negatibong puna si Ingrid Ponce, tubong Cebu naman, dahil po sa kurso niyang pinili sa TESDA. Hindi raw po ito pambabae. Kinuha po niya kasi yung welding, SMAU NC2 at GMAU NC2. Dahil po sa kursong ito, nakapag-abroad din po siya at kinilalang Iron Lady sa Kitamura Company Limited, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan po niya sa bansang Japan. Noon po, sideline-sideline lang pag may gimmick o pwedeng makapagtrabaho si Ryan Cordova ng Davao City. Dahil po sa kursong Industrial Automation and Mechatronics NC3, Senior Automation Engineer siya ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. At kahit nga po, hindi naman engineer si Ryan, Sir Engineer ang tawag ng mga tauhan niyang licensed engineers sa kanya. Hindi ko po masasaksihan ang masayang pagbabagong ito sa buhay ng ating mga kababayan kung hindi po ako napasama sa dream team ni Pangulong Noynoy Aquino noong 2010. Nakaka-proud po ng husto at tunay na nagpapasalamat po ako dahil ipinasa po sa akin ni Pangulong Noynoy ang bola ng techbook sector sa ating bansa. Napatunayan ko po, hindi po madali ang laban. Una, dahil noon po, napakalaki ng kontrobersya na kinakaharap ng TESDA, lalo na po sa usapin ng katiwalian. Ikalawa, dahil alam ko pong ang bola na pinasa sa akin ni Pangulong Noynoy ay para sa mga pangarap at kinabukasan ng ating mga kababayan. Isa pong mabigat na tungkulin. At tingin ko po, kumbaga sa larong basketball, sa mga kasamahan ko sa UST, parang hindi pwedeng magmintis ang tira. Dapat lahat ng tira papasok, hindi sasablay. Kaya po natutuwa ako because today indeed is a celebration of our success. Our team has achieved what we have dreamt when we started in 2010. Just like in the sports of basketball, which is a team game, nagtagumpay po ang TESDA dahil hindi tayo nagsolo. Hindi tayo nagsabing tayo lamang ang magaling. Pumasa rin po tayo ng bola sa mga training institutions, pribadong sektor, LGUs at mga industry associations. At hindi ko na po kakalimutan ang mga magigiting nating kongresista, mayors na kasama po natin ngayon. Pwede po bang palakpakan din po natin sila? Dahil solid po ang team natin sa TechBook, tila baga laging may fast break o easy points para sa TechBook sector. Gaya po sa partnership kanina, nabanggit po ni Sir Adel Tamano, yung partnership ng TESDA at Coke, ito po ay naglalayong lumikha ng 200,000 na kwento ng masayang pagbabago sa buhay ng mga women micro-entrepreneurs. Ilan po sa halos 40,000 na graduates na ng mga kababaihan ng STAR program at yung iba po kasama natin ngayon dito. Ilan po sa kanila si Miss Lolita Mendoza ng Taguig City at Teresa Tomaro ng Bago City, Negros Occidental. Pareho po silang mga sari-sari store owners. Noon po, kumikita lang sila ng 600 to 800 pesos kada araw. Pagkatapos ng programa, ngayon, kumikita sila ng 3,000 to 4,000 pesos kada araw. Pag pinag-usapan naman po ang quality journey ng TESDA, para tayong naka 3-point shot. 3 points, bakit? Sa una po, yung ISO certification natin, 9001-2008, nakuha po natin yung core services ng TESDA, February 2012. Pangalawa po, nakuha naman po natin ang nationwide ISO certification nitong nakaraang Abril. Ibig sabihin, sa apat na sulok ng Pilipinas,
hanggang doon po sa rehiyon ng ARM, ISO certified na po ang TESDA. Ikatlong puntos po, kaya 3 points, Mr. President, sa aking mga kasama. Nag-kick off na po ang Philippine Quality Award sa TESDA nitong nakalipas na buwan. At Mr. President, gusto ho naming sabihin, para maitali ko na po ang buong ahensya, we are expecting the award before the year ends. Ang tagumpay po na ito ay natupad dahil laging handa, dahil talaga namang mahusay, magaling, at may puso ang aking TESDA team. Pwede po bang mahilingan ang aking mga regional directors na naririto ngayon na tumayo? Executive directors na naririto? Ang buong liderato ng TESDA, district directors, pwede po bang tumayo kayo? At minsan pa, nais kong samahan ang ating mga kasamang palakpakan kayo at magpasalamat. Salamat po. Parang naka-free throw shot naman po kami pag pinag-usapan yung free TESDA online program. Dati po, kailangan gumastos ng pamahalaan ng at least 1 billion para magbigay ng 200,000 scholarship slots. Pero dito po sa programa ng TESDA, halos wala pong gastos ang ating pamahalaan. At ngayon nga po, ang TESDA online program ay mayroon ng 600,000 registered users. Libreng access po para sa ating mga TechVoc courses. Isa po dito si Grisel Claveria, nag-register po sa kursong Computer Hardware Servicing NC2. Ngayon po, empleyado niya siya ng Sykes Asia. At nung huli po kaming magkahuntahan doon po sa DCRH, sa amin pong interview, ang sabi po niya sa akin, Sec. Joel, kaka-promote ko pa lang at ang pakiramdam ko, marami pang kasunod ito. Salamat sa TESDA. Pinatunayan po ni Grisel na walang home court advantage sa TechVoc program. Sa free online program ng TESDA, kahit OFW ka, kahit nansaan ka pa sa mundong ito, at your own pace, at your own time, you can access TESDA programs. At ito nga po ang pinatunayan ng TOP. Ngayon din po, pinatunayan din po na kahit malayo ang iyong lugar, kung hindi ka makapunta sa TESDA, TESDA can go to you. At nilaunch po natin ang mobile training program ng TESDA. Kaya kahit nasa liblib na lugar ka, pwede ka pa rin maging TESDA man. Noon po, ang isang household service worker na nag-abroad, parang nag-desisyon na rin na tuldukan ang kanyang karir. Pero ngayon po, sa on-site assessment and certification program ng TESDA, sa pamumuno po ng DOLE Secretary natin at ang ating chairperson ng TESDA Board, Secretary Linda Baldos, kahit nasa Dubai ka pa, Singapore ka man o Hong Kong, merong career options ka na sa on-site assessment and certification program ng TESDA. Noon po, kahit TESDA logo, hindi nyo makikita kung saan-saan. Pero ngayon, kahit nasa mall po kayo, hindi lang po logo ng TESDA ang inyong makikita. May makakausap pa po kayo ng mga taga-TESDA. Dahil sa partnership ng TESDA at Robinsons, 19 na po na TESDA Help Desk ang naikalat sa lahat ng Robinsons Malls dito po sa ating bansang Pilipinas. Aabot na po sa halos 100,000 na mallgoers ang nabigyan ng serbisyo ng TESDA nung mapasimulan po natin ito nung Mayo 2013. Ang programa pong ito ay tila baga may ripple effect dahil ilulunsad na rin po ang TESDA Help Desk maging sa mga SM malls. Maraming salamat din sa SM. Muli po, sa lahat po ng gusto nating ipagmalaki, mga TESDA scholars naman ang tunay na nakakuha ng highest points.
Bakit po kayo highest pointers? Dahil nakamit po na dati na 28% employment rate, ngayon 71.9% na ang employment rate ng mga TESDA scholars. Kung susumahin po ang buong tech book sector, mahigit 10 milyon na po ang nabigyan natin ng training sa loob lamang ng 5 taon. Sa bilang po na ito, 8.4 million ang nakagraduate. Sa pinakahuling pag-aaral ng TESDA, lumalabas sa buong tech book sector na 65.4% ang employment rate o 7 sa bawat 10 tech book graduate ang nakakakuha ng trabaho. Tunay nga pong kampyon ang TESDA at ang bawat isa po sa inyo, ang bawat isa po na may pangarap, bawat isa na nagtagumpay, bawat isa na nakaranas ng masayang pagbabago, kayo po ang aming tropeyo. Ito po ang tropeyong ipinagmamalaki ko at iwinawagayway ngayong araw na ito. Ngunit tanong ko po, hindi nga po ba napakatamis ang lahat ng tagumpay kung ito ay pinagpawisan at pinagpaguran? Noon po, pwede pong maliit na pangarap na lamang ang aming pagtuunan ng pansin. Pero pinili po namin na mas malaking mga pangarap. Mas pinili po namin ang mas mapanghamon subalit mas makabuluhan na mga programa. Kaya kahit po mukhang tila imposible sa simula, misto lang nakadunk po kami nung makuha namin ang approval ng PhilChai para sa donation ng Green Technology Center sa Taguig. Inspirasyon po namin ang libo-libong solar night lights na ipinamahagi ng TESDA sa mga lugar na dinaanan ng Bagyong Yolanda. Saksi po si Kong Ben Ibardoni doon. Bagamat maliit po na liwanag ang hatid ng bawat solar nightlight, nakakasilaw naman ang potensyal ng mga green skills that leads to green jobs. Handa na po ang TESDA para sa mga hydroponics, photovoltaics, inverter technology at e-trike servicing. Ang prinsipyo po natin na nakuha kay Pangulong Noynoy, magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak. Kaya po, buong-buo ang Troika sa education sector, kasama ang DepEd at CHED, kita po ang resulta ng K-12. Kasama ang DepEd, CHED, PRC, DOLE, tagumpay din po ang Philippine Qualifications Framework. At maging ang mga malikhain, subalit makabuluhang mga programa tulad ng Pinoy Bayanihan Program na nakapag-deliver na po ng halos 60,000 armchairs sa mga public schools. Kahit saan po tayo talaga lumingon, kahit saan po tayo magpunta ngayon, sigurado pong may magsasabi sa atin ng maganda at masayang kwento dala ng TESDA programs. Kaya nga po, parami ng parami ang mga tech book graduates na nagsasabing, sa TESDA, sumaya ang buhay ko. Gaya po ni Christina Reyes, gaya ni Renji Arcilia, gaya ni Meryl Santos, pinatunayan nila that TESDA transforms lives. Para po tayong bato ni Narda na pag nilulon, sumisigaw ng Darna at nagkakaroon ng transformation. Naranasan din po ito ni Jerome Biaco ng Zamboanga Sibugay. Dati po, kailangan niyang lumusong sa putikan araw-araw para lamang humuli ng singhason, kinhason, para po makakain si Jerome. Pero ngayon po, nagpadala po siya ng picture, ng video. Sabi niya, nandito ako sa Jollibee, anytime gusto kong kumain, nakakakain ako. Salamat sa TESDA at graduate ako as an automotive servicing expert. Masayang pagbabago din po ang nakuha ni Mark Escora doon po sa Negros Occidental, dating jeepney barker, tumatawag ng mananakay sa jeep. Narinig ang TESDA Scholarship Program, kumuha po ng finishing course as a call center agent. Ngayon po, siya ay isang escalation supervisor sa Panasiatic Solutions doon po sa Bacolod City,
Siya po si Mark Escora. Si Emerson Pagiya, dating balut vendor, nagbebenta ng balut. Nakarinig din po ng TESDA Scholarship. Nag-aral po at ngayon isang trainer na sa informatics. Yan po si Emerson Pagiya. Sila at kayong lahat na pumili ng TechBook, ang patunay na meron pong tagumpay at meron po kaming tropeyo na iminawagayway ngayong araw na ito. Ito po, marahil sasabihin ko, ang pinakamasarap na naging trabaho ko sa buhay. Ang samahan ang ating mga kababayan sa pagtupad nila ng kanilang mga pangarap. Salamat po, Pangulong Noynoy Aquino, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapag-ambag para sa masayang pagbabago. Salamat po sa inyong paggabay, Mr. President. Salamat po sa inyong mga papuri, mga puna kung kinakailangan. At sa inyo pong hindi matatawarang tiwala at suporta. Mr. President, you are the best leader, the best mentor, the best coach in the world. Thank you po for the inspiration. Thank you po for your love to TESDA. We will always remember you, Mr. President, as the president who has championed TechVoc in the country. Saksi po ako kung paanong ang alaala at turo ng inyong ama at bayaning si Ninoy ay gumabay sa inyong panunungkulan. Ako rin po ay laging nagsusumikap, Mr. President, na sundin ang mga turo at payo ng aking ama na si Brother Eddie na nagse-celebrate po ngayon ng kanyang kaarawan. Totoo po ang kasabihan, kung ano ang puno siyang bunga. Kaya po, iyong puso na hindi sumusuko at buong-buo, iyong puso para maglingkod at walang hinihintay na kapalit, lalo na kung ito'y paglilingkod para sa Diyos at sa bayan, wala pong kaduda-duda. Wala pong kaduda-dudang naman ako ito kay Brother Eddie. Happy birthday, Dad. Kayo po ang dahilan kung bakit ako naririto ngayon. Dahil po sa inyo, may yapak akong sinusundan. Kaya alam ko pong hinding-hindi ako maliligaw sa bawat landas na aking tatahakin. Alam kong nasa tamang landas po ako sa TESDA sapagkat kung paano po ako pinalaki ni Brother Eddie, ganoon ko po inalagaan ang TESDA. Kaya hindi po ako papayag na hindi magpatuloy ang pagyabong ng TESDA. Ang paglawak ng papel nito sa paglikha ng maraming trabaho at ang pagpapatatag ng kinabukasan ng ating mga kababayan. Kung sa basketball, pwedeng mag-foul, pwedeng mag-wasting time, pwedeng mag-time out. Sa TechBook, hindi ho po pwede. Pero buti na lang, allowed ang substitution. Sapagkat alam ko po, na paglisan ko sa TESDA, TESDA will be in good hands. And so, to my TESDA family, I know you will be in good hands because I know that we feel the same way for TESDA. Sa laki po ng inyong puso sa paglilingkod, nadala po natin ang TESDA sa puso ng ating mga kababayan. Kaya salamat po, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Maraming salamat po sa pagtitiwala na anuman ang ating kayang isipin,
kaya natin itong gawin. Muli, maraming salamat po sa patuloy niyong pagpapadama sa akin na hindi ako nag-iisa sa pagtitiwala at tulong ng ating mahal na Pangulong Noynoy sa gabay at panalangin ng aking mga magulang, sa hindi masusukat na pagmamahal ng aking may bahay, mga anak at kapatid, at sa pag-asa na buhay at tunay na may masayang pagbabago. May lakas po ako ng loob. May lakas po ako ng loob na suungin ang isang mas malaking hamon ng paglilingkod sa bayan. May lakas po ako ng loob na ipagpatuloy ang masayang pagbabago. May lakas po ako ng loob na sabihin at ipagsigawan. Ako po si Joel Villanueva, certified barista mula sa Techbox Sector. Mag-a-apply po ako ng trabaho para maging kinatawan ninyo doon sa Senado. Sama-sama po tayo sa masayang pagbabago. Maraming salamat po! Maraming salamat po! Maraming salamat po! Maraming maraming salamat po! Maraming salamat sa ating Secretary Joel Villanueva. Kasama at kaisa mo kami sa iyong pagsulong sa mas malawak na tungkulin para sa ating bansa. At this very important moment, may we now request the Secretary of the Department of Labor and Employment, Secretary Rosalinda de Mapilis Baldos, to introduce our guest of honor and speaker. Isa pong napakalaking karangalan at pribilehiyo na ipakilala po sa inyong lahat ang ating lubos na ginagalang at minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Benigno Servilliano Aquino III. Maraming salamat po. Salamat po, salamat po. Maupo tayo lahat. Brother Armin, Secretary Linda Baldos, Secretary Joel Villanueva, Secretary Mari Monteo, Secretary Sonny Coloma, members of the House of Representatives present, syempre ating host, Congresswoman Emmy Calixto, Congressman Gavini Pancho, Congresswoman Chona Cruzac Gonzalez, Congressman Chairman Tugna, Congresswoman Lucy Torres Gomez, Congressman Yang Giao, Congressman Bebot Abillanosa, Congressman Arturo Robes, siyempre kasama natin Congressman Ben Everdone at saka si Willie Castelo, yung pinakamatanda po sa entablado, Governor Boy Umali. Yung pinakabatang governor naman, si Mujib Ataman. Governor Ramil Hernandez, Mayor Tony Calixto, Mayor Delde Guzman, Mayor Len Alonte, again, Deputy Director General Irene Isaac, Brother Eddie Villanueva, happy birthday po. Siyempre si Sister Dory, the officials and staff of TESDA, Technological Vocational Education Training Scholars and Graduates, other local government officials present, fellow workers of government, honor guests, mga minamahal kong kababayan, muli, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa simula pa lang po ng ating panunungkulan, malinaw na sa atin, hindi tayo kontento doon sa tinatawag na konseptong trickle-down effect. Ito po yung paniniwala dati kung saan tinututukan lang ang paglago na ekonomiya at hinihintay na dumaloy ang benepisyo nito pababa sa laylayan na lipunan. Dito po kasi parang umaasa lang tayo sa tsamba. Batid din natin ang tagal ng positibong epekto nito sa ating mga kababayan. Kung wala ring sapat na kakayahan ang ating mga kababayan para makiambag sa pagunlad, baliwala lang ang paglago ng ating ekonomiya para sa kanila.
Kaya ang ating pong panata, inclusive growth. Sa daang matuwid, walang maiiwan. Samot sa aring programa ang ating pinag-isipan at inilunsad upang bigyan lakas ang ating mamamayan para makilahok sa pag-asenso na lipunan. Ngayong araw nga po, kasama ang TESDA. Isa sa mga ahensya nagsusulong ng tinatawag nating inclusive growth. Ipinagdidiwang natin ang tagumpay ng Technical, Vocational, Educational and Training Program. Gayun din, nagpupugay tayo sa transformasyon sa buhay ng ating scholars. Sa inyong lahat po, congratulations. Pag-upo nga po natin sa pwesto, nabatid natin ang isa sa mga dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ang walang trabaho at napapag-iwanan. Ito po ay ang job skills mismatch o ang di pagtutugma ng kakayahan ng graduate sa pangangailangan ng ating pong mga industriya. Tuloy, marami ang nauuwi sa mababang kalidad ng trabaho na may kakarampot ding sweldo. Sa ganitong sitwasyon, paano nga naman maaruga ang pamilya at maitataguy ang kanilang kinabukasan? Kung hinayaan lang natin umiral ang ganitong problema, hinayaan na rin natin na humaba at lumala ang siklo ng pagdurusa ng marami nating kababayan. Kaya naman, agad natin kinausap ang mga industriya, tinanong natin kung ano kanilang pangangailangan. Sinuklian naman nila ito ng pakikisa kung saan sila mismo ang tumanggap ng mga trainees sa kanilang mga kumpanya. Ngayon po, nasa 8.4 million na ang course graduates ng TVET. Linawin ko lang po, kurso po ang tinutukoy natin dito at ang mga nagtapos. Meron po kasi mga graduates na kumukuha ng higit ng isang kurso, kaya hindi po 8.4 million na katao yan. Isang bahagi lang ng TVET ang Training for Work Scholarship Program o TWSP. Sa tulong ng pribadong sektor, sinasanay natin ang ating scholars sa iba't ibang larangan gaya sa IT, BPM, Semiconductor and Electronics, Agri-Fishery, Tourism, General Infrastructure, and Automotives. Nitong Agosto, ang bilang na nagtapos dito nasa 877,743. Ang maganda po, ayon sa pag-aaral, 71.9% nito ang nakahanap agad ng trabaho. Malayo-malayo po ito. Malayo-malayo po ito sa 28.5% na employment rate dati. Kung titingnan pa ang ilang industriya, pupalo sa 91, ulitin ko lang po, 91.26% ang employment rate ng mga napagtapos ng TESDA at Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines o SEPI. Konti na lang po, 100% na o bawat graduate natin dito makakahanap ng trabaho. Gusto ko sana magarantya yun. Kaya lang pag yung nag-graduate po doon, hindi naghanap ng trabaho, baka walang trabaho sa makuha. No? Kabilang po sa mga benepisyo ng TWSP, sina Meryl, Renji, nakita natin kanina si Christina. Napakinggan po natin ang kwento nila pagkatapos magsanay sa TESDA. Patunay lang po ito. Ang ipinangako natin, tinutupad natin, hindi lang sa salita, kundi mas importante sa gawa. Sa pamamagitan ng pagsasanay na tumatagal ng ilang buwan, agad tayong nakakapaglatag ng desente at marangal na kabuhayan sa napakaraming Pilipino. Ganyan po ang prinsipyo ng Daang Matuwid. Ipinagkakaloob ang benepiso, hindi bukas makalawa, kundi dapat nauna. At kung pwede, sabi nga ni Linda Baldos, kung pwede kahapon sana. Kapag nga po ganito kaganda ang programa at nakikita natin ang positibong resulta, dapat lang itong palakasin. Ang pondo po para sa TESDA noong taong 2010 ay nasa 2.8 bilyong piso. Pagdating ng 2015, halos dinoble natin yan sa 5.3 bilyon pesos. Salamat na rin sa mga kasama natin sa legislatura. Bukod sa TWSP na rin din, siyempre ang ating masigasig na graduates ng Sari-Sari Store Training and Access to Resources o STAR program ng TESDA at Coca-Cola. Sa programang ito, nagkakaloob tayo ng pagsasanay para sa kababayan ukol sa profesional na pangangasiwa ng negosyo. Isipin po ninyo, tinuturo dito ang bookkeeping, inventory management, accounting at iba bang kasanayan para mapalago ang kanilang kita.
Halimbawa nga, imbis raw na magtinda ng hilaw na sangkap, yung luto na ang ibinebenta, nakakadagdag po sila ng kita. Pati kung paanong siguruhin mapupunta sa tama ang dagdag na kita, sinasanay din sa STAR program. Nitong Hunyo, umabot na sa 35,000 ang graduates ito at target pong paabutin ng Coca-Cola at pong gobyerno ng 200,000 graduates bago dumating ang taong 2020. Salamat sa ating partner na Coke. Lagi kong binabalikan ang naikwento sa akin ni Secretary Joel. Gaya ng sabi niya, may isa raw sari-sari store owner na dati-dati kumikita ng 800 piso kada araw. Ngayon po'y 4,000 na kada araw. Times 5 po ito sa kanyang kita dahil sa tulong ng STAR program. Isa pa sa mga bulahong programa ng TESDA ang Special Training for Employment Program o STEP. Libre itong pagsasanay na ginagawa sa mga barangay ukol sa pagnenegosyo at pagsaservisyo sa komunidad. Pinagkauluban ang mga benepisyaryo nito ng starter toolkits upang magsilbing puhunan sa itataguy nilang kabuhayan. Mula nang simula ng implementasyon nito noong Hulyo taong 2014, ang nakinabang na sa program 43,800 graduates. Minsan ko nang binahagi noon ang isa sa mga nagtapos sa STEP na si Binibining Jennifer Noble ng Batangas City. Bago siya nagsanay sa TESDA, nagtitinda lamang siya ng palamig at walang permanenteng trabaho. Noon, magswerte raw po, kumikita lang siya ng 300 piso kada araw. Nang mabigyan ng libreng training ng TESDA at matapos ang kursong Beauty Care and Wellness Massage, matapos isang taon, mayroon ng 2 salon si Jennifer. Ngayon, kumikita na siya ng hindi bababa sa 2,000 piso kada araw. Excuse me, Mom. Sila kasama ng scholars na gaya ninyo ay bahagi lamang ng libo-libong kababayan nating natutulungan at natulungan ng TESDA. At ngayon ay tinutulungan ang pamilya at komunidad. Talaga naman pong sulit at makabuluhan ang mga programang ito. Dahil sa nakamit na tagumpay ninyo mga graduates, may kakayahan ang inyong gobyernong ipagpatuloy ito. Ang inyong inaambag na buwis sa kabanambayan ay isa namang nakakatulong sa pagbibigay ng pagkakataon sa marami parating kababayan. Iba po talaga kapag ang namumuno ay gaya ni Secretary Joel Villanueva. Yun ang kasi pinalitan niya. Ang dami nang ang ginawang alam na nyo. May gana pang magdemanda ngayon. Si Joel po, isang tapat, masipag at maasahang lingkod bayan. Ito pong si Joel noong nag-aaral pa ay isa ng kilalang atleta. Saan man po siya mapabilang nakupunan, itinuturing si Joel na star player. Siyempre, magiging magaling ka lang na atleta o manlalaro kung magbubuos ka ng sipag at dedikasyon. Kung may disiplina at handa ka magsakripisyo sa pag-iinsayo. Si Joel talagang pinaghirapan ang nais makamtan. Kaya nga tsaka tayo, anuman ang kanyang itinataguyod at itinuturo, hindi siya nagmamarunong lang. Hindi siya nakukontento sa pagbabasa lang ng libro, hindi sapat sa kanya ang matutuhan lang ang mga tsorya at konsepto ng isang larangan. Aktual niya itong ginagawa at sinusubukan. Ngayon nga po, pati yung pagiging barista, sertipikadong barista na rin, si Joel. Ginamit ang talento at karanasan upang lalong pagandahin ang inaalok ng mga programa ng ahensya. Ulitin ko lang po. Basta dati-dati ko siguro, may administrator ng TESDA, masabi lang may napag-graduate kami, okay na. Si Joel po, sa pakikipagtulungan sa ating DOLE, sa ating DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno, una-muna may saysay yung pinag-aaralan, pangalawa, sinisiguradong may patutunguhan ang mga nag-graduate. Talagang kompleto regados po. Naalala ko nga kay Joel ang napanood kong pelikulang ang ngalan ay Thunderstruck na pinagbibidahan ng NBA player na si Kevin Durant. Tumatak po sa akin ang sinabi niya, hard work beats talent when talent fails to work hard. Di nga po nagkulang sa gilas, sipag at sigasig itong si Joel kaya naabot niya ang kanyang potensyal. At klaro naman po,
Ganito rin ang katangiang ipinamamalas si Joel sa kanyang paglilingkod bayan. Sinasagat ang bawat pagkakataon upang tulungan ang mga Pilipinong umasenso. Hindi ako nagtatakang marami ang bilib sa kakayahan niya dahil sa totoo lang marami na siyang napatunayan at patutunayan pa. Buong tiwala ko, si Joel ang pinunong kailangan ng bayan na tsak nating mas marami pang matutulungan. Marami pang matutulungan at mapapaunlad na kabuhayan. Oras na maluklok sa mas mataas na katungkulan. Malinaw po, patunoy ang TESDA sa positibong transformasyon ng ating mga institusyon. Huwaran ang inyong ahensya kung paano tinutugunan ng daang matuwid ang pangangailangan ng ating mga boss at sa pagkakaroon ng isang gobyernong nakatutok sa paghahatid ng pangmatagalang benepiso, lalo na sa mga mas nangangailangan. Marami na po tayong nadaluhang pagtitipon ng TESDA na konkretong patunoy sa dumadaming oportunidad sa ating bansa. Kung ganito ang mga gawain ang bubuo sa ating schedule, sa tingin ko po, kahit araw-arawin natin ang pagdiriwang, okay lang. Sabi ko nga, sanay tayong kapag si Secretary Joel Villanueva at ang TESDA nag-imbita, walang tanong-tanong pa, walang dalawang isip, tayong pupunta. Tunay po sa daang matuwid, sinasagad natin ang lahat ng ating makakaya upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga boss. Patuloy tayong namumuhunan at nagbubuhos ng suporta sa edukasyon, sa kalusugan at sa ating serbisyong panlipunan. At dahil sa ating pag-aambagan, inaani na natin ang bunga ng kolektibo nating pagsisikap. Tulad ng sinabi ko nung SONA, simula pa lang ang lahat ng nakamit nating tagumpay. Ayon nga po sa mga dalubhasa, kung hindi madidiskaril ang daang matuwid sa loob ng isang henerasyon, first world na raw po tayo. Kung magpapatuloy ang mabuting pamamahalang bukal ng paglago ng ekonomiya, di magtatagal, mapapatay natin kundi man malalampasan ang mauunlad na bansa. Sa nalalabing panahon ko sa termino, patuloy natin gagawin ang tama at makatwiran upang makapaglatag ng mas maraming pagkakataon sa ating bansa. Ngunit gaya nga ng sinabi ng aking ama noong araw, kaya kitang pagbuksan ng pinto, pero nasa iyo kung mananatiling bukas ito. Nasa inyo nga talaga kung ahakbang kayong papasok sa dulo ng lahat ng ating pagsisikap, nasa inyong kamay ang pagsasagad sa oportunidad. Nasa inyong mga kamay ang pag-asenso. Sa 2016, harap po muli ang sambayanan ng Sangandaan kung saan pipili tayo ng mga susunod na pinuno ng bayan. Ang tanong nga po, lahat ba ng ating pinaghirapan, lahat ba ng ating napagtagumpayan, maglalaho lang dahil sa isang eleksyon? Hari nawa, muli tayong magkaisa at tumahak sa iisang direksyon. Ituloy natin ang mga reformang gagawin permanente ang tinatamasa nating pagbabago. Ituloy natin ang pamumunong nagawa na at gagawin pa ang nararapat sa Pilipino. Ituloy natin ang pagtahak sa daang matuwid, ang landas kung saan sa pagunlad ay walang maiiwan. Siguro, sa pagtatapos po, kayong mga graduates po at yung mga kasalukuyang kumukuha ng mga kurso, matindi po ang pakiusap. Kaya nga bigyan kayo ng oportunidad, pero kung magtatagumpay, nasa inyong mga kamay. Bawat tagumpay naman po nyo, no? Sa Ingliso, may kasabihan nga, yung failure is an orphan, success has many fathers. No? Pag tinanong, mabibigyan ba natin yung iba ng dagdag na oportunidad? Sagot po, oo. Lalo na ako ipapakita nyo talagang may saysay na ibinuhos ang lahat ng resources, panahon, para mabigyan kayo ng pagkakataon na nagkaroon ng bunga. So, yun po ang matinding pakiusap. No? Pagandahin natin at samantalin yung oportunidad na natanggap nyo para maipagkalub naman to sa iba pang mga susunod sa inyong yapak. At tuling-huli na lang po, nakita ko tuloy si Gladys, naalala ko si Joel. Paano ba pag yung talagang meron siyang inisip na dapat tahakin?
Noong 2013 po, nag-iisip ng tumakbo si Joel bilang senador. Sabi ko kay Joel, di kaya pare, palampasin na muna natin itong 2013. No, isagad mo na yung magagawa mo sa TESDA at palagay ko nung sumangayon sa talaga naman po marami ang nakinabang dahil may Joel Villanueva tayo nagtimon sa TECBO. Sa loob na 5 taon, napalitan niya ang mukha ng TECBO. Mula dati parang puntahan ng walang kapag-apag-asa. Ngayon, iyon ang daan para mas malaki ang sweldo mo sa Pangulo ng Republika. Naalala ko nga tuloy, nung nililigawan ni Joel si Gladys, parang alam ni Joel na si Gladys talagang para sa kanya. Mahabang pagsubok ang dinaanan ni Joel, kung tama ang tanda ko sa kwento. Kaya ako po, tinitingnan ko ang buhay ni Joel at sinasabi ko, dinaanan ni Joel mahabang pagsubok, siguro yung aking pagsubok, malapit na rin matapos. Pati sa larangang yun, may inspirasyon binibigay sa atin si Joel. Kaya mga kasama, ulitin ko lang ho. Yung kinabukasan, no, hindi totoo yung meron ng nakatakdang kapalaran para sa atin. Tayo ang gumagawa ng kapalaran sa ngayon, sa tulong ng Pumay Kapal. Bibigyan niya tayo ng daan para maabot ang lahat ating pangarap. Maganda nga po. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, aming mahal na Pangulo. Lubos po namin ikinalulugod at kinararangal na makasama kayo sa okasyon ito. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III.